Alright! Welcome na naman sa isang episode ng Monday Quickies. Ayan. So, okay, marami nag-send ng message sa amin kung, Kuya Mon, paano ka po ba mag-set ng iyong white balance? So, ngayon, yun ang pag-uusapan natin. White balance. Okay? Alright! So, white balance. Kuya Mon, paano po ba mag-set ng white balance? Yun, malimit po sa aking tanong to. So, ngayon, lagi kong sinasagot sa kanila, pagdating naman sa white balance, kulay na apektuhan niya, nasa inyo yan. Taste nyo na yan. Laging yun ang sinasagot ko, which is, palagay ko, medyo unfair. Kasi hindi ko masyado na-explain. Okay? So, this time around, explain natin kung ano yung white balance na to, okay? Kung papansin niyo sa camera nyo, yung white balance, meron tayong auto, meron tayong incandescent, meron tayong fluorescent, meron tayong direct sunlight, meron tayong flash, meron tayong cloudy, meron tayong shade, meron tayong K o yung Kelvin, at meron din tayong pre o yung preset manually. So, Kuya Mon, ano po ba sa mga white balance na yung ginagamit mo? Okay, ang white balance, wala siyang permanenteng setup, okay? Kada sitwasyon na pasukin mo, nag-iiba-iba yung gagamitin mo sa white balance. So, Kuya Mon, paano mamili? Pagdating ko sa isang sitwasyon, sa isang shoot, mamimili na lang ako dyan. Ilalagay ko minsan, may ang step ko minsan, ilalagay ko siya sa video mode, then saka ako man mamimili ng white balance ko, okay? Habang nasa video mode. Kasi more or less, kung hindi ko man ma-hit yung eksaktong-eksaktong white balance, at least malapit na ako dun sa gusto kong kulay, and madali na siya gawin sa edit. Pero again, mas malapit ka dun sa kulay na gusto mo, mas okay. Mas okay siyang i-edit. Okay? Lalo na kung medyo mumurahin yung camera mo, mababa yung bit, halatang halata pag sobrang daming edit ginawa mo sa shot mo. So ngayon, simulan natin dito. Mag-i-stick ako sa Kelvin kasi yun ang kalimitan kong gamit. Yung K, yung Kelvin. Although pag nag-photo ako sa labas, yun, nag-auto white balance lang ako pag photo. Lalo na pag daylight or lalo na pag continuous light yung sinashot ko. Pero pag nag-video ko, malimit Kelvin ako kasi ayoko na. Pag naka-auto white balance ka kasi, kada tutok mo, kada galaw ng camera mo, nagko-compensate yung white balance niya. Pwede siyang magdilaw, pwede siyang magblue, so pangit yun sa video. Ngayon, naka-daylight tayo dito sa kamerang to. Punta tayo sa Kelvin, hanapin natin yung tamang white balance ito. Ito kukunan, saktong-sakto, nandito to. Ito kukunan natin, okay? Itong payong na to. Okay, so right now, yan yung accurate na kuha niya. Ngayon, yan yung accurate na kulay niya. Okay, puti. Kasi puti yung umbrella ko and puti lang yung din yung ilaw na nagbabawon sa kanya. So ngayon, lalagyan natin ng color gel. Dahil itong camera natin na to, nakastick sa daylight, hindi siya naka-auto. Pag ginawa kong dilaw to, maninilaw rin tayo. So ibahin natin yung kulay nito. Kitang-kita niyo yung diferensya niyan. Yun. So dilaw na siya, dilaw na rin ako. Okay? So ito, hindi natin ginagalaw yung Kelvin. So kukunan natin to, okay? Ayan, so nanilaw din siya kumpara kanina. Ang layo, di ba? Mukha na siyang 30 white. Patensya na kayo sa payong ko, madumi. Kung napansin nyo, iba na siya. So paano yan, Kuya Mon? Ngayon, doon ako mag-a-adjust sa Kelvin ko. Usually ito, kailangan kong bawasan yung temperature ng Kelvin ko. Tatry ko siya i-shoot sa 4,000? Ayun, so halos bumalik tayo sa dati sa 4,000. Halos, ha, halos. Hindi ko masyado na pinpoint. Pero halos bumalik tayo sa 4,000. So galing sa 5,000, ito ngayon 4,000 Kelvin. So ngayon, kung napapansin nyo, sa photo natin, puti na siya. Pero sa video natin, ako hindi nag-iiba kasi hindi naman natin pinapalitan yung white balance nito. Siguro kung itatama natin, sige, subukan natin. Ayan, di ba medyo tama na? Kahit di ko palitan yung white balance ito dito sa computer eh. Ayan, pero babalik natin siya sa daylight para mas ipakita sa inyo. Ayan o, oh, kita niya yung dilaw. Ayan o, oh, yung dilaw niyan. Kasi tinatamaan sila nung ilaw na to. Okay, so tanggalin ulit natin tong color gel natin. Ayan, so back to normal. Okay, yung skin tone ko. Ayun, so basically, ganun lang ako mag-set ng white balance ko. Sobrang simple. Tinitingnan ko lang dito sa video, yung white balance na gusto ko. Okay, sa video mode, kasi mas, kumbaga, real time. Kung ano yung i-adjust ko sa white balance, nakikita ko dito sa likod ng camera ko. Pagtagal naman kasi, makakabisado nyo na siya. Pero ako, mas nag-fall siya kung ano yung gusto ng team na pinagatrabahuhan ko. Pero syempre, kung sarili kong gawa, kung ano yung gusto ko. Ang white balance,
yun yung nagko-compensate kung hindi puti or hindi tama yung ilaw, okay? Or kung di mo gusto yung ilaw na bumabagsak sa subject mo, white balance ang ginagamit. So, halimbawa, ako yung subject nyo, ito yung camera. Tapos kinukunan nyo ako, hindi nyo gusto yung kulay ko ngayon, pwede nyo gawin is pahawakan nyo ako ng coupon band, yung something na puting-puti, okay? Kasi technically, basically, yung ilaw na tumatama sa akin, kagaya nito, yung ilaw na tumatama sa akin, kung anong kulay niyan, yun yung bumabagsak sa akin. Kung gusto mo i-color grade mo, yung gawa mo, mas madali siyang i-color grade kung yung mismong shoot mo is tama na. Or nasa basically, yung whites mo is white talaga. Okay? So ako, pahold mo ako ng puting coupon band ganyan, then i-check mo, gawin mo siyang puti. Okay? So ganun lang kadali yun. Ayun, sana nagustuhan niyo yung maikling Monday quickies natin tungkol sa white balance. And again, maraming salamat sa patuloy na panonood nyo dito sa ating mga simpleng videos and simpleng tutorials dito sa photographers. Again, gusto kong pasalamatan yung mga nagla-like, yung mga nag-share, yung mga nagbumibisita sa ating YouTube channel, napanood na nga sa Facebook, chumekit out pa sa YouTube. Thank you sa inyo, maraming salamat. Bye-bye you!